Nasa Busan, South Korea naman si Pangulong PNoy Aquino para sa 25th Asean-Republic of Korea Commemorative Summit. At kabilang sa mga tatalakayin doon, ang climate change at pagharap sa mga kalamidad ay akma naman sa mga dinaanang unos kamakailan ng ating bansa. At mula sa South Korea, nakatutok si Victoria Tula. Sa kanyang pagdating sa Busan, South Korea ngayong hapon, sinalubong si Pangulong PNoy Aquino ni South Korean President Park Geun-hye sa Gimhae Air Base. Kasama ng Pangulo ang ilan sa kanyang cabinet officials para sa 25th Asean-Republic of Korea Commemorative Summit sa temang Building Trust, Bringing Happiness, layo ng pulong na mapagtibay pa ang relasyon ng Korea sa mga bansang miyembro ng ASEAN. Bago ang formal na pagbubukas ng Commemorative Summit, nagkaroon ng bilateral meeting si PNoy kay President Park. Nagpahayag ng pakikipagdalamhati si Aquino kay President Park sa paglubog ng Korean fishing vessel kung saan 27 ang namatay kabilang ang 5 Pinoy. Nagpasalamat din ang Pangulo sa tulong na pinaabot ng Korea para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Makakasama rin ni PNoy sa iba't ibang pulong ang mga pinuno ng ASEAN member country gaya ng Malaysia, Vietnam, Singapore at Brunei. Magtatagal hanggang bukas ang 25th ASEAN Republic of Korea Commemorative Summit na gaganapin dito sa Busan Exhibition and Convention Center. Ilan sa mga pangunahing paksa na inaasahang mapag-uusapan ay ang climate change at disaster management. Mga paksang malapit sa puso ng mga Pilipino, lalo't marami ng kalamidad ang dumaan sa bansa, partikular na ang Super Typhoon Yolanda at Ruby. Hindi na sana dadalo ang Pangulo sa summit dahil sa Bagyong Ruby, pero tumuloy na rin siya dahil natutugunan naman daw ng mga ahensya ng gobyerno ang pangangailangan ng mga nabiktima. Sa kanyang talumpati sa NAIA bago umalis kanina, sinabi ng Pangulo na buo ang kanyang tiwala sa kanyang gabinete para pamahalaan ang relief and rehabilitation efforts sa bansa. Kasabay ng pagtugon sa mga problema sa loob ng bansa, itinutuon din natin ang ating atensyon sa ugnayang panlabas ng Pilipinas. Ang sinisiguro ko naman po sa inyo, patuloy akong susubaybay sa pagpasok ng mga ulat. Sinabi rin ng Pangulo sa kanyang pagpunta sa South Korea, layo niyang mapalago pa ang ugnay ng Pilipinas at South Korea. Matagal na matalik na kaibigan ng Pilipinas ang South Korea. Katuwang talaga natin ang South Korea. Halimbawa po, may mahigit 1 milyong turista po silang lumalapag sa ating bansa noong nakaraang taon. Noong 2013, umabot sa $7.9 billion ang total trade ng Pilipinas at South Korea. Dahil din daw sa investment ng Korean company na Hanjin, ang Pilipinas na ang ika-4 na pinakamalaking shipbuilding nation sa mundo. Mula rito sa Busan, South Korea, Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras.